Kabayan, alam po ba ninyo na ang isang uri ng tubong halaman at ligaw sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa kabukiran at kabundukan, ay ang damong kugon? Kugon, kabayan, damong matagal at matibay na uri ng tubong damo, matatagpuan sa Asya, kinamumuhian sa ibang bansa subalit nakatutulong ng malaki sa mga Asyano. Ang scientific name ng kugon ay Empirica cylindrica. Grass family subalit sa bansang Hapon, isang ornamental plant po ito, kabayan. Sa mga Hapones, tinatawag na blood grass. Sa mga Pilipino, ito'y gamit sa bubong ng mga kubo o nipahat. At ang mga ugat nito ay gamot sa sakit ng tiyan, na parang tsaa o tea at marami pang iba. Kugon, kabayan. Sa Nueva Vizcaya, anong tawag ninyo sa kugon? Bali, panaw po ka, Jerry. Panaw? Marami ba niyan? Marami po, sa lalo na sa mga parteng bundok natin. Yung mga slopes, ano? Opo. Alam mo, nung nagpupunta ako sa Nueva Vizcaya at saka sa Nueva Ecija, sa Karanglan, at kapatid ako ng mga kapatid nating Ilungot, ano ha? Dumadaan kami sa kugunan. Yung pala may negosyo dyan. Opo. May hanap buhay. Opo, yan po ang ginagawa nilang mga kubo natin. Ganon. Mga nipahat. Kayo gumagawa? Hindi po. Hindi ka gumagawa. Nakakakita ka lang. Opo. Puntahan natin ngayon dito, alika Marlon, si Joseph. Ayan. Si Joseph ang nag-aani. Nakakita ka na ng taniman ng ano? Nakakita ka na ng taniman ng kugon. Sa bundok lang po. Sa bundok lang ha. Dito, may taniman tayo. Joseph, iyan ba kinukuha mo? Tama na ba yan? Maliliit, kahit na maliliit? Tama na po ito. Kung sa pang-atip po. Sa pang-atip. Anong pinakamagandang haba ng kugon? Yung isang dipa po ang haba. Isang dipa? Saan gamit yan? Sa pang-atip po. Saka pang-atip. Panali ng punla. Panali ng punla. Ikaw ang namimili na yan. Opo. Mga gaano karami nakukuha mo sa buong maghapon? Mga 20 po, 20 big case. 20 big case? Yung isang big case na ibebenta? Naibebenta ko po na 10 po. Isang, aba naman. Isang big case po. Pagka 100 po ang in-order sa akin eh. 100 piso po ako. Marlon, sa ibang lugar, itinuturing na sukal, basura, walang pakinabang ang kugon sa inyo? Opo, kasi karamihan po doon, kung minsan sinusunog na lang po sa, lalo na sa bundok. Sayang naman. Opo. Eh, di ba, libo-libong hektarya ang kinukugunan dyan? Marami po talaga po dyan sa lugar po na yan. Eh, sa ugat lang, kumikita na dyan yung mga dinadala sa Binondo para sa kugon juice. Kumikita ka? Opo. Lakas mo? Opo. Sabi mo, kumikita ako? Kumikita ako. Ayun, ilang tao ka na, ano, Joseph? 15 po. 15. Sa edad na 15, bumibenta ka na ng 100 sa ilang? 100 big case. Sa 100 big case? Opo. 100 piso na yon? Hindi po, 10 bigkis po, 100 bigkis na po yun. 100 po yung upa. Ah, ganun. So, 10 pesos per bigkis. Yun, okay na pa rin. Kaya nga, kabayan, ang lahat ng mga nakikita nating tubo sa ating paligid, kung iisipin lahat, ay may gamit, may dahilan, may purpose, wika nga. Kung kaya't dapat nating pag-aralang mabuti ang mga ito. Kugon, kabayan, sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya, kabayan, halaman pa rin ang ating pag-uukulan ng pansin, orchids, na itinatanong sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar,
by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Kabayan, ang isa pang mina ng kayamanan na hindi pinapansin ng marami ay ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga ornamental plants at ng mga bulaklaking halaman tulad ng orchids. Kung tutusi, bilyong piso ng kita at hanap buhay ang maaaring ibigay sa atin ng pag-aalaga ng mga nasabing halaman. Sa tingin ng ating alamin, dito lamang sa atin ay may malaki ng pamilihan ng mga halamang nabanggit. Ang kailangan lamang ay masinop na gawain at imahinasyon. May proyekto na, may negosyo, may pamilihan pa. Ang mga halamang tulad ng orchids ay may malaking pamilihan sa bansa kung atin lamang susuriing mabuti. At ito ay hindi pa tumitingin sa export. Alam ba ninyo, kabayan, na dito sa ating bansa, makikita ang ilan sa mga pambihirang species ng mga halaman at bulaklak. At sa pagpaparami, hindi mahirap. Naririyan ang mga dalubhasa sa mga paaralan at sa pribadong sektor. Sa mga paraan, naririyan ang embryo culture, ang tissue culture, at sa pamamagitan ng cuttings at iba pa. Isang halimbawa na lamang sa orchids, kabayan, kailangan lamang ang tiyaga, kaalaman, at pwede nang makapagnegosyo. At ang isang paraan ng pagpaparami ay ang simpleng pagputol ng tama sa mga halamang tulad ng orchids. Sa experience mo namin, nagpuputol kami pag sobra na yung ano, para medyo tumubo naman yung ganon? Mga iba. Mga para ilang roots, ilang ugat? Minsan po kasi may tumutubo sa isang pinutulan, apat, ganon? Tatlo. Minsan nagbabawas kami ganon? Para maganda. Ang sistema talaga, pagka halimbawa isa lang siya po, sir, ano, dapat mag-iwan tayo ng limang dahon. Limang dahon, okay. Tapos putol. Tapos puputulin siya. Saan? Pag dito sa after 5 leaves. Yeah. Tapos dito, kung minsan, dapat may ugat na siya rito. Ito, itong stage na to, pwede mo na mutulin. Ang dami niyang ugat. Teka, paano? Sandali. Paliwanag mo. Tinyo, may ugat na. Dapat kasi at least may ugat siya. Ilang ugat? Tapos pagputol, may matitira kang mga dahon sa ilalim. Ilang ugat ang kailangan? At least dalawa. Dalawa. Mm-mm. Pwede na natin. Pero kasi yung mga buyer, mabibili na ito nila eh. Pero kung itatanim mo din, uh-huh, at least may isa o dalawang ugat ka man lang. Oh, pero ang buyer gusto nila at least dalawa. Uh-huh. So ayun yung ugat na isa, dalawa, tatlo. So pwede mo siyang putulin dito. Kunyari ako mismo, akin din yan. Okay, gusto kong paramihin. Tapos siguraduhin mo na may matitira naman sa yung dahon. At saka ugat. Kasi doon lalabas yung putulin ka na, kabayan. Oh, sige. Kita mo. Yun. Ayun, kabayan. So you have 3. Sabi nila, yung daw mga napuputol na yan, maikli na ang buhay. Oh, hindi. Oh, hindi. Sabi niya, oh, hindi. Mali yun. Pero ang advice sa akin ng mga kaibigan ko sa Thailand, na yung iba dito, na ibang kaibigan ko naman dito hindi naniniwala, at least twice ka lang magta-top cut para makuha mo talaga yung magandang ano, bulaklak, yung magandang growth, panempa. Naku, kabayan, tulad ng ating nasabi na, sa paghahalaman, napakaraming makikitang hanap buhay at libangan. Hindi na kailangan ng malaking taniman. Sapat na ang likod bahay o kaya na may sa harapan ng inyong tahanan upang magkaroon ng hanap buhay na mapagkakakitaan. Siyempre naman, kailangan dito ang hilig o interest, tiyaga, kaunting puhunan at imagination. Pero walang mahirap, kabayan, kung ibibigay natin dito ang ating isipan. The Filipino local flavor
never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Okay, kabayan, mamaya po sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunan ng ating alamin, kapiling po natin ang kaibigan po natin mula sa Pratista, Philippines upang maipaliwanag ang mga bentahing bigay ng mga organikong abono at pang-alis ng mga masasamang amoy na dala ng mga labi sa pananakahan, sa tahanan at sa industriya. Mamaya, bahagi po ng Agri-Fishery Forum and Exhibits ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan! Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Kamakailan kabayan, naging bahagi ng Agri-Fishery Forum and Exhibits ang ukol sa wastong paggamit ng mga abono at pamatay kulisap na organiko at hindi nakasasama sa kapaligiran at sa kalusugan ng tao. Ang isa sa mga naging panauhin ng ating alamin ay si Ginoong Danilo Acol ng Pratista, Philippines at naipaliwanag ang ukol sa mga katangian ng mga produkto ng Pratista sa larangan ng paghahalaman. So nakikita ko yung Pratista ay napakagandang produkto because it is a cultured microbe. So ang mga microbes na doon ay ando na nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing, other nutrient solubilizing bacteria as photosynthetic. And not only that, pagka siya po ay, I mean, ang ginawa po namin, we combined it with our indigenous microbes and we called it the Rain Plus microbe. So that pag ginamit na namin ito, magkakaroon po ng synergism with our local microbes sa ating, sa dito sa atin sa Pilipinas. At ito ay bioavailable. Napaka high-tech yung proseso niya na it can penetrate the smallest yung mga smallest sa halaman like stomata and other pores doon sa body ng hindi lang sa stomata kundi the whole body of the plant that can penetrate once na in-spray natin po ito. And we have also sa root system we called it aswaria. Ito po ay solid organic with live microbes hibernated. And ito po ay in partners with our Rain Plus products, which is a local microbe as well, in order na to protect our plants sa other pathogens. So pag tininaw natin kasi, because of too much use of chemical fertilizer, nakakaroon ng acidity yung soil. So when there is acidity in the soil, ang nagtatribe doon ay hindi kaya ng mga good microbes. Instead, yung mga pathogens, one, we combine both foliar and true symbiotic relationship between plants and microbes, especially sa rice and other crops. Bakit po pinili ninyo ang Pratista considering na napakarami po mga international organization and companies na involved, engaged sa ganitong klaseng production ng produkto? Ang pinili namin Pratista because our vision is for a healthy food
for Filipino people. We are promoting organic agriculture. I've been in this research and it's a rice production for 19 years. At by the grace of God, I was able to develop a technology wherein I don't use any synthetic fertilizer at all. So I use microbes, I use nature, and foliar fertilizer, which is also organic. Ibig sabihin, yung sa Pratista products po, panay microbes yan? Na it's a cultured microbes. Culture tapos microbes. Pagdating doon sa peak point na very ano na sila potent, sila po ay pinapatay ang natitira lang yung mga good po. Tapos iyon ang magiging source ng pagkain ng halaman. Yung po ba in relation to IPM, Integrated Pest Management, kasama po yan? Kasama po yan kasi tingnan nyo natin. Oh, doon sa Integrated Pest Management, we don't just... We only use pesticides if needed. But for us, we don't disinfect because once we use synthetic or chemical fungicide or whatever, herbicide, insecticide, and all, meaning you are disinfecting. When you disinfect, you are killing both the good and the bad microbes. We need good microbes. The reason why, bakit nagkakaganito tayo sa Pilipinas, nagiging expensive ang ating farming, because we just rely on synthetic fertilizer or the chemical fertilizer. Hindi dapat ganun eh. Kasi when we are doing that, we are on a defensive mode. Kasi once na pinakain mo lagi o inisprehan mo ng chemical ang halaman, na-stress po yan. At once na-stress yan, maglalabas yan ng kanyang defense mechanism. O sige, insekto, atakihin nyo na ako, stress na ako eh. So, medyo malalim yun na ano. But ganun na talaga nangyayari. I'll cite you example. Subukan nyo hawakan nyo yung halaman nyo before lagyan nyo ng synthetic fertilizer. Matigas siya. But after that, after 4 days na linagyan siya ng synthetic, lalambot po siya. And once na lumambot po siya, lalabas po yung component na ethylene na ito ay ginagamit ng halaman pag mahihinog na yung kanyang bunga. At pag na-stress po yan, o kaya like palay, pagkahinangin po yan at nakalabas po yan, yan po yung dadapuan at hahanapin ng insekto. Kasi ang alam nila yun, ethylene, pag ethylene lumabas, ay component yun ng hinog ano na. Po, ano? Anong spelling po? Ethylene. E-T-H-Y... L-I-N. Opo. Okay. So ngayon, ang mangyayari doon, akala ng insekto ay hinog na. So pupunta nila, hanapin sila. But remember, insect, they have eyes. But ang kanilang vision is blurred. The clear vision to them is yellow. Ano po? Yellow, dilaw. Alin? Ang clear vision ng insekto. Ang clear vision ng mga insekto, dilaw. Dilaw. Ang papaya, pag hilaw, anong kulay? Green. Green. Pag nahinog? Dilaw. Santol? Dilaw. Oh. Pag saging? Dilaw. Dilaw. Halos lahat dilaw. Kaya sa kanila, yun ang clear vision sa kanila, dilaw. Kaya ang katulad ng palay, ganun din, di ba? So lahat ng dilaw, hinog na. Iyon ang pagkakaalam nila. Oh. Kaya iyon na natin. Kasi lalabas na yung ethylene na yun, yung component para mahinog na yung palay. Yung balay or bunga ng... di ba yung mangga? Pagdating na ano po, ganun din. Di ba nagpapalit talaga yung kulay. So, iyon ang clear vision sa kala. Kaya ang kape, hindi masyadong inaatake kasi hindi kulay dilaw pag nahinog. Tama, okay na. Ano bang coffee rust, ano? Coffee rust ang umatake, di ba? Stem borer, di no? The best combination talaga sa project, this is our observation. Meron kami project sa Cebu, it's 3,000 hectares coffee. And ilang hektare ho? Opo, consultant. Ilang hektare? 3,000 hectares. 3,000 hectares? Opo, in Cebu. Ang ano kasi namin, ang strategy namin, kukunan namin yung, sasabihin namin, ano problema na kape nyo? Ikukunan ng picture, no? Ibabato sa amin sa technical team. So tinitingnan namin, problema ito ah. So we thought na ang problema lang ay nitrogen kasi kinuna ng picture. Kape yan ah, kape. Kape. Kape.
We found out, hindi kami satisfied, we went to Cebu. Pinuntahan namin, napakalayong lugar. Nakita namin marami pala ang deficiency. Yung coffee nila doon, sir, ay clone. Clone coffee. Clonal, product of clonal nila. No? So we found there are 7 nutrients na kailangan. So, and that's why Pratista came in. So, mga biofoliar ang strategy namin kasi that is the fastest way na makokorek natin yung deficiency. But ano po ang problema ng clonal reproduction po ng coffee? Anong problema niyan? Clonal. Tanungin natin Pratista, anong nakita niyong problema doon? Ang nakikita namin na pagka-clone ng coffee, once na nagkasakit isa, dalawa, tatlo, wala na. Wala, the whole thing. Kasi nga, isa yung ano nila eh. Kasi kinuklo niya sa isang variety na, sa isang ano, halaman, ano? That's what we observe. Anong, the whole, ano eh. Wipe out lahat. Opo. So ano po ang kailangan niya, deficient na ano? Ang na ano kailangan? Talaga, dapat constant yung pagbibigay ng nutrient sa coffee. Kasi ito na napupuna ko eh. Ang ating mga farmers, hindi naman lahat. Ang magaling lang sila pagdating sa harvest ng harvest. But hindi sila nag-ano pagdating sa nutrition. Oh, wala. Like mangga, spray ng mangga. Basta mag-harvest. And yet, after harvesting, hindi nga sila nagpapakain. Para si Ka Jerry, ano ha? Gusto harvest lang ng harvest. Kaya nga, inimbita ko ang Pratista, inimbita ko ang Kavsu, at saka si Bernie Dizon. Kasi sabi ko, bakit yung mga punong kahoy ko, ka Bernie, yung tamarind, opo, parang payat. Opo. Kulang sa sustansya, sabi niya. Kulang. Tapos sabi ko, bakit yung aking satsuma, parang naluluoy, kulang sa sustansya. Kasi kulang mo sa sustansya ang ating alamin. Okay, we will go back to you, no? Pero one good question. Anong relasyon po sa inyo ng GMO, genetically modified organism, sapagkat ang sa inyo, microbes, panlaban po mga organismo sa mga sakit po ng ating mga halaman? Okay, don't get me wrong. I don't go for GMO, genetically modified. Okay. No. We use only microorganisms. Ganito po yun. We have to remember, let's talk about soil. What is really soil? Soil is 45% mineral. Okay, and we know that kung saan ang gagaling ang mga minerals, ano? And there is 15% supposed to be 5 to 15% organic matter. Okay. Correct? Okay. And billions and upon billions of organisms. We have to remember, just for one spoon of soil, I'm talking about soil, good soil, is more than the population of the earth. In terms of, ganun karami po sila. Ang organism. Yes. But, since hindi nakikita, human nature, ika nga eh, to see is to believe. Di ba? Hindi masyadong pinapansin ng tao. But, pag in-research natin, napakahalaga ng microbes sa farming. And sila yung magbibigay ng pagkain, sila ang magkikilate, sila ang magdidepensa pa rin. But, ano, yun chelating, ang... Chelating. You know? To make the food available to them. Okay. So, nakikita natin na kailangan talaga ang microbes. But, not going to, GMO. GMO. I don't go for it. Kabayan, ang Pratista Philippines ay nasa larangan ng pamamahagi ng mga produktong gamit sa produksyon ng mga composting materials sa paghahalaman at sa pangisdaan upang mapakinabangan ang lahat ng mga bagay sa ating mga bukirin at sa larangan ng pag-aalaga ng isda, sa tahanan din at sa mga industriya. Sa ngayon na ipamamahagi ng Pratista Philippines ang mga abonong organiko na nakatutulong ng malaki sa produkto ng mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pratista Philippines, kabayan. Mula sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunan, ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, maiiba po tayo ng pag-uusapan. May mga katanungang sasagutin ukol sa mga alagang aso kabayan. Rothweiler ang ating pag-uusapan sa ating Q&A. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, kabayan, sa ating Q&A, unang tanong mula kay Rachel Mendoza ukol sa mga sumusunod. Lovebirds, marami po kayong makikita sa mga pet shops, kabayan. At mga racing pigeon na ipalalabas po natin sa ating palatuntunang ating alamin. At paki-feature din daw po uli at balikan ang mga ito sa ating palatuntunan. Hayaan po ninyo, schedule po natin ang mga paksang inyong napili at nahihiling sa palatuntunang ating alamin. Samantala, narito ang isang paksa ukol sa isang klase po ng aso na naitatanong sa ating programa. Panoorin po ninyo, kabayan, Rottweiler. Rottweiler is a very playful dog. Hindi siya matapang. It depends on your upbringing. Ganon. Yes, don't confine him on a cage na wala nakikita, nagre-rebelde siya. Ang alam niyang amo is one man. But in kids, he is very protective with the kids. If you have a kids, he is a good protector. Kung sasabihin na hindi dapat siya naka-confine sa gabi, pwede, nakakulong siya ron. Hindi rin. Kasi this dog is a playful dog. Hindi naman siya talagang attack dog. He loves to play. Kaya lang yung iba kinukumpine dahil malaki siya. But ang temperament niya is kasi mas mabait pa ito sa what you call this, sa pitbull. Sa pitbull, sa labrador. Seems hindi like naman. Labrador. Ganon? Yes. Misconception lang yung ano. But they really bite. Oh, tsaka ginagamit itong ano, yung attack dog, protection dog, at tsaka guard dog, ano? Guard dog, he's a very good dog, guard dog. Pagka nakakita siya ng stranger, ano yan? Tinatawalan niya? Ina-assess muna niya. Ah, ganon? Pinag-aaralan muna niya? Oo, yung movement, kung ano movement. Then, even though he is not a train, my dog is not a train. Oo. Ina-assess niya yung movement ng tao papasok sa bahay. Okay, kabayan, ang lahat ng iyan sa ating Q&A, tanong at sagot ng palatuntunan ng ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Isusunod
Susunod po natin ang demonstration mula sa ating mga seminar sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang minuto. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Gabayan! Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, simula po nang maipakita ng ating alamin ang ilang paraan sa paggawa ng sabon, panlaba o kaya'y bath soap. Marami po sa ating mga kababayan ang nagkaroon ng maliit na negosyo at hanap buhay. Yung iba po, kahit na sa mga community neighborhood, ay nakikinabang sa mga livelihood projects na ating pong nabanggit, tulad ng paggawa ng sabon. Kailangan lamang ang iba't ibang mga ideya. Pero ang basic sa paraan ay makukuha po sa soap making seminar ng GSK. Okay, sa ibang mga seminar naman ng GSK Kabayan, narito ang ating livelihood seminar for the day. Panoorin po ninyo, Kabayan. So, sa pond management, siyempre kailangan hands-on o madalas na pagpapasyal sa pangisdaan. Siyempre ito rin yung mga marami na kami nakausap na fish farmers, talagang marami ka daw mauobserba. Minsan nga kaming technical people, mas marunong pa sila doon sa mga details ng mga kwan nila eh. May mga sinasabi silang ganito ang dapat mong gawin para maalis yan. Kaya natututo din kami sa kanila kasi actual talaga experience nila na nababayantayan talaga nila ng maraming oras. Eh kami talagang bumibisita pag on call o ganon o nagkukang kami, nag-technical visit kami talaga. Eh sila may mga na-obserbahan talaga sila na talagang sila lang yung kwan. Ay, na-obserbahan ko maganda pala yung ganitong gawin natin, ganon. Kaya maganda pagka tayo nag-business sa aquaculture, hands-on tayo. At nagiging pagka-hobby kasi din natin to, parang masaya din na mag-alaga talaga ng isda. Lalo tayo nagpapakain, ganun. So makita din nasa pond management, disenyo ng alagaan, cleaning schedule, maintenance, at location. So yun nga, dahil magkakaiba po tayo ng lugar, magkakaiba talaga yung magiging, kung mag-start man tayo, magkakaiba talaga yung disenyo, yung designs, yung ano ba dapat gawin, ano ba mas economical na dapat gawin para sa pag-construct ng pond. Kailangan ba lahat may inlet, may outlet, ganon. Kailangan o mas economical na series type yung kwan mo, yung design mo. Ang iba pang mga seminar na naisasagawa ng GSK ay maaari po ninyong mahiling sa ating palatuntunan. Sulat lamang po kayo sa Facebook o kaya'y sa website ng ating programa. O kaya'y tawag po kayo sa mga telefonong naipakikita po namin sa inyong mga TV screen o sa inyong cellphone. Gabayan sa Kabuhayan, Kabayan ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Ang
isusunod po nating kabayan ay ang ukol naman sa pag-aalaga ng mga matataas na uri at lahi ng baboy, mamaya pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, sa mga nakalipas na seminar sa hog raising, pangkaraniwang tanong ang ukol sa mga uri ng baboy na dapat naalagaan sa simula. Ang ipinapayo ng mga dalubasa para sa mga nagsisimula at wala pang karanasan ay yung mga F1 na makukuha sa mga breeder farms na may higit na kaalaman sa mga matataas na uri ng baboy. Para sa mga wala pang karanasan, kabayan, payong ang magsimula muna sa pag-aalaga ng mga palakihin. Wala munang inahin at barako. At kung may karanasan na, ay saka magtanong o kaya'y sumali kayo sa hog raising seminar ng palatuntunang ating alamin na ginagawa po sa Tuwi-Tuwina na kung saan napag-uusapan ang lahat ng mga paksa sa pag-aalaga ng baboy. At ang isang pinag-uusapan para sa mga nag-uumpisa ay ang pagkuha ng mga palakihin buhat sa tinatawag nating triple cross at mga lahing tulad ng landrace, large white, mga barakong tulad ng durok o kaya'y pitrain. Nasasama na rin dito ang chester white o kung ano ang lahing ipinapayo ng mga dalubhasang kukunan po ninyo ng mga alagain. Chito, dito sa pag-aalaga ng baboy, and as we notice it, meron pumapasok na, kunyari, pitrain, may pumapasok na durok. Hindi ba pwedeng dyan manggaling yung three-way crosses na yan, manggaling dyan yung mga breeders ko? Ano ba ang dapat na makuha dyan sa pagpumasok na yung durok? Ano ang karakteristik ng durok? Well, yung durok, basically, terminal bloodline yan. Lahat ng ipoproduce niya na pagkakinos mo sa F1, pang palengke na yon, pangkatay na. Yung iba, pwede makipagsapal na rin, kukuha doon sa three-way cross na yon, kukuha pa sila ng breeders doon. But, meron silang risk na yung babaeng nakuha nila, pwedeng, kasi merong terminal bloodline na eh. Pwedeng yung breeders na gagawin nila, mahinang magpagatas, o mabilis man lumaki, madaming mga anak, pero mahinang magpagatas. Or let's say yung longevity as a breeder, sandali na lang. Imbis na, kunyari, dapat mapakinabangan mo minimum 6 na beses because may terminal traits siya, mga 3-4 na beses lang. So, hindi pala advisable yung naririnig natin sa ilang mga experts. Pwede. Basta't pina-quality control mo ng gusto. Ngayon, ang sinasabi naman natin, mag-stick ka lang sa landrace o large white kung gusto mo mag-produce ng sarili mong replacement stocks. Pero kunyari, commercial racer ka, ang kadamihan na ipoproduce mo, market pigs, ay obligado kang gumamit ng durok or pitrain para gumanda yung quality ng fatteners mo. Para mas mabilis lumaki, mas economical ang production mo. Ganun. Yung durok at saka pitrain, pang terminal lang yan talaga? Wala siyang ability na makapagbigay ng magandang gatas? Meron din. Nagpoproduce din ng gatas yan. But the thing is, nandun yung terminal trait niya, may risk ka parati. Pagka commercial producer ka ng baboy, gusto mo konti lang ang problema mo eh. Kasi kunyari, nanganak ng 12 yung inahin mo. Tapos pero meron siyang terminal traits, mahina magpagatas. Baka yung 12 mo, since mahina yung gatas ng nanay, baka lumabas 6 lang. Kasi madaming mamamatay definitely pag mahina magpagatas. Or dapat kunyari, let's say iwalay mo ng 7 or 8 kilos pag 28 days, maiwawalay mo lang siya ng 6 kilos. So,
antimanod sa 1 kilo na delay mo, malaki na ang mawawala sa'yo pagdating ng 5 months old. Triple Cross Kabayan, panimulang paksa para sa mga nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng baboy. Sa ngayon kabayan, maluwang pa ang oportunidad ukol sa pag-aalaga ng baboy sapagkat lumalaki ang demand ng karne ng baboy sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Kaya nga't naipayo ng ating alamin sa mga LGU na huwag nilang pigilin ang mga nasasakupang constituents na gustong mag-alaga ng baboy. Ipaira lamang ang tamang paraan na makasusunod sa maayos na kapaligiran. At ito'y magbibigay ng kita at magandang kinabukasan hindi lamang sa mga Pilipino kung hindi sa buong Pilipinas. Mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang ukol sa kogon. Damong ligaw pero may malaking pakinabang. Special feature pagkalipas lamang ng ilang minuto. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Ngayon po kabayan, napadako po kami sa isang bahagi po ng bayan po, lalawigan po ng Nueva Ecija, bayan po ng Quezon, at ang isa po sa pinuntahan po namin, pinagkakakitaan po ng ating mga kababayan ng paggawa po at paggamit ng mga materyales mula po sa ating kapaligiran na kagaya po ng kugon at iba't ibang mga materyales na kagaya po ng kawayan. Kasama po natin si Ma'am Piping. Yan. Okay. Magandang hanap buhay po ito kabayan, paggawa po ng mga kubo na pinagkakakitaan po ng ating mga kabayan. Kapiping, how happy are you? Gaano kayo kasaya, kaligaya dito sa ginagawa po ninyo? Napakasarap po sa buhay rin dahil sa ito, ang alam puhunan kung hindi pagod. Ang ibig nyo sabihin, hindi po pinagkakagastusan? Sariling trabaho na lang namin, gagapasin namin. Lilinisin, kukitkirin, pera na. Yung kugon? Kugon. Saan kinukuha ang kugon? Dito lang sa paikit ng bahay ko. Hindi kinakakarating sa loob ng bakura ng kapitbahay? Hindi na. Ayaw. Bawal ho yun. Bawal. Eh. Makamayan. Kanya-kanya ho yun eh. Tapos, ang kawayan? Sarili ko rin kawayanan. Yung ugat ng kugon, di nyo kinukuha? Hindi ho. Pero, gamot daw ho yun. Hindi daw ho. Daw, talagang yan po ay nabibili ng mahal sa binundo. Ayun. Sapagkat inihahalo po yan sa, kung hindi man sa panutsa, alam niyo yung panutsa? Matamis. Yung matamis, ano po. Tapos hinahaluan po ng yelo at yan po ay pinakukuluan, ginagawang kogon juice. Aba, yan. Masarap. Pwede niyong ipunin yung ugat at ibenta po niyo sa kanila. Okay, patungo tayo sa kubo. Kubo ang ating negosyo. Saan po ninyo dinadala ang kubo? Marami hong umu-order sa akin. Paris ngayon. May bagong order naman sa akin, taga Manaksak. Mm-hmm. Mga 20 na Abril, kukunin deliver. Oh. Sigun sa yari, ang nagiging halaga. Ano ibig sabihin nun, Mang Piping?
pag gusto nila yung pulido, spokes ibang pinag-alis ng kilay ng kawayan. May am kawayan ba? May kilay? Oh, ayan o. Natatanaw niya. Yan ang kilay. Ang kilay, okay. Pagka in-spokesibo yan, makinis na makinis. Mm-hmm. Pagka wrap lang eka, gulok lang ginagamit namin. Basta iwanan natin ang kilay, okay na. Yun po, medyo mas mahal-mahal yung konti pinakikinis. Ay, pagka makinis to, eh, mahal na. Yung halagang 1,500, nagiging 2,500. Paano yung Taiwan kilay? Ay, hindi ko alam. Ginuguhit yun. Ginuguhit. Okay. Tapos ang kugon, gano'ng kadalas po ninyo inaani at gano'ng kadalas tumutubo? Eh, ito ha, nakakatatlong beses kami naani sa isang panahon. Aha. Pang-atip, pantali ng punla. Pagka nakagapas namin pang-atip, may panahon dito sa taniman, matataas naman uli, panali naman ng punla. Mga ilang buwan ba tumutubo yan sandali para lang, pakinabangan? Ho, sandali lang. Dito sa pamumunla, pagka-harvest na ito, pamumunla uli, makapagbebenta naman kami, isang big case, 10 piso. Mm. Pampunla naman yun. Pagkaraan ho ng pagtali mo pampunla, saan ginagamit sa punla? Sa dapog? Tali. Pambigkis ng punla. Ah, pambigkis ng punla. Hindi nakakalas. Ah, hindi ho. Okay. Sanay sila. Sanay. Pagka na-itali na yun, nakaraan na yun, tutubo naman uli, anihan ng palay, harvest naman namin, eto na nga. Ang ganda ng hanap buhay, kabayan. Dito mang piping, sa ginagawa po nyo, nakakailang bungkus po kayo sa... Ito, taas nyo po ninyo konti. Taas natin. Yan. Tata. Mga ilang bungkus po yan? 23 ng kid-kid ang isang duro. Tapos mga magkano po ibinibenta ang isang taling gano'n? 15 pesos to. Ilang oras po ninyong gagawin ito? Eh, minuto lang ho yan. Minuto. So, ko. Mga 5 minuto, meron na kayong 15 pesos? Hindi lang ho. Dahil sa yung maghapong kung pagkidkid, 50 duro. 50 times 15? Aba. Aba naman pala. 5, mga 75, ano na? 75. Mm. Bamde, marami na. 750. Na. Yung iba, namumroblema sa kugon, sinasabi nila, perhuisyo ang mga kugon. Hindi ha. Sa inyo? Eh, nakbuhay ng malaki kasi. Mm-hmm. Ang halaman, magtanim ka ng halaman, gagamit ka ng pataba, gagamit ka ng insecticide. Aho. Yung kugon, harvest ka lang ng harvest. Nandiyan na. Pera na. Nasisihan po kayo sa inyong nakitang ibinigay na ng Panginoon na hanap buhay sa inyo. Eh, oho, dahil sa yan ang naging hanap buhay na hindi ka na kailangan mag-aral, basta marunong kang gumapas, pwede na. Sipag at tiyaga. Tiyaga lang. Yan, kabayan ko, si Ginong Piping Vicencio. Taga saan po mga Vicencio? Calaba, Nueva Ecija. Calaba, Nueva Ecija, mga kaibigan po. Kugon maker, kabayan ko. Hindi, ano, kubo maker. Ano po? At pinakikinabangan po ang ilan sa mga ideya na napakaliit pero nagbibigay po ng malaking resulta. Small ideas, big results, mga kaibigan po. Yan po ang tinutulayan ng ating palatuntunang ating alamin. Bahagi po siya ng ating mga pagpapakitang gawa sa ating special feature sa araw na ito. Mga kaibigan, sana po ay magbigay ng ideya sa mga kabayan po natin na kahit na po yung mga bagay na binabaliwala po ng marami ay pinakikinabangan ng mga tao. Sukal po, sabi nga niya, pinakikinabangan po ng mga kabayan po natin kagayag po ni Ginong Jose Piping Vicencio ng Calaba, lalawigan po ng Nueva Ecija. Bueno kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo sa ating palatuntunang ating alamin. Nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang mga sukal na ating pong iniilagan kagaya po ng kugon ay amin pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.